Revelations 3:20. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang kanyang puso, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Imagine ito nga. Ang bawat isa sa atin merong bahay. Let's say sa subdivision. At si Jesus nandoon sa labas. Hindi po pwede sa Jesus na pumasok siya sa tahanan natin. Ang nais niya na imbitahin natin siya na pumasok. At marami sa atin, okay lang na si Jesus nasa labas ng ating bahay. Dahil anytime naman buksan natin ating pinto, pwede natin siyang kausapin doon. At sabihin niyo ating mga pangangailangan, ating mga problema, ating mga daing. And then, sasalan uli natin yung ating pinto na naiwan si Jesus sa labas. Marami sa atin, kaya hindi pinapapasok si Jesus sa ating bahay dahil magulo yung loob ng ating bahay. Pilit natin na lilinisin muna na yung bahay natin. Nahihiya tayo, nais natin na pumasok si Jesus pag malinis na yung bahay natin. Pero kahit na anong gawing linis natin na ating bahay, hindi pa tumalinis, lalo lang ito lalong dumudumi. Dahil sa isang reason, si Jesus lamang ang kayang luminis ng ating bahay. Marahil ang iba sa atin, dati nang pinapasok si Jesus sa ating bahay, sa ating puso. Pero, pag tagal-tagal, pinalis din natin si Jesus. At bumalik tayo sa magulong buhay natin. Magulong bahay. Ang iba naman, ilinagay lang si Jesus sa isang kwarto. Special na kwarto. Tuwing mga kapitbahay natin sisilip, ang nakikita lang yung malinis na kwartong yun. Pero yung buong bahay, madumi. Kasi, hindi natin hinahayaan na si Jesus linisin yung buong bahay natin. Nais ko na bigyan natin ng pagkakataon ng ating Panginoon na linisin ating bahay, ating buhay. Dahil siya lamang ang kayang luminis ng ating buhay. Kagaya ng nating nabasa, si Jesus ay kumakatok sa ating mga tahanan, sa ating puso. Kung sino man ang dirinig sa kanyang tinig at buksan ang pinto, siya ay papasok at mananahan sa atin. Makikisalo sa atin. Lilinisin niya ating buhay. Buksan po natin ating bahay. Papasokin natin si Jesus.